Hello po sa inyong lahat. Ito na po yung ating part 2 ng Bajaj City 125 new model. Ito po yung bagong modelo ngayon ng Bajaj 125. At ang pinalta natin dito guys ay bearing ng sprocket. Yan guys, kakabit nyo lang yung mga gear. Ito po yung Primera, meron siyang bushing sa Primera. At special washer sa dulo ng Primera. Dito naman tayo sa shafting ng input ng clutch housing. Yan guys. Yan po yung segunda yung nasa dulo. At kinta po yung kasunod niya sa segunda. At may special washer din siya sa dulo ng shafting ng clutch. At sana pala guys, halos magkatulad sila. May pagkakaiba lang sila dun sa washer, ng special washer. Halos parang parehong pareho sila, pero mas makapal yung isa at medyo magkaiba sila ng design. At hindi naman kayo dito magkakamali ng lagay kasi hindi siya kakasya dito sa segunda. Siyempre dito siya sa dulo ng Primera. At sabay-sabay niyong ilagay sa crankcase ang transmission. At saka niyo ilagay ang shifting cam. Siyempre guys, tatandaan niyo po lagi ang paglalagay ay may nakalagay po na 4 and 5. May numero po yun, 4 and 5. At dito naman po tayo sa kabila, shifting cam. At ito naman po, makikita nyo naman yung dulo, kailangan lagay siya dun sa pinakababa. Yun po guys, yan yung pinakababa po niya. At itong itaas, yan guys, yan po yung lagay ng kuntil niya, sa taas po yun. Hindi po siya pwede magkapa yan guys, yan yun. Sa taas po yan, at yung isa ay sa baba naman. Tatama nyo lang siya, kailangan laging pre-wheeling. Basta po nag-pre-wheeling to, tama po yung pagkakakabit. At gumawa na lang tayo dito guys ng gasket. Kasi nga, wala pa pong nalabas kasi ng gasket nito. At kung meron naman po ay sa ibang lugar po tayo bibili. Siyempre, kailangan na po itong umandar, gumawa na lang po tayo ng gasket. Ilagay nyo lang yung segunyal. Saka natin ilagay ang center cover crankcase. At huwag nyo kakalimutan guys, dun sa may pinakasigunyal niya, dito sa may parting magneto, kailangan may washer siya doon na plastic. Huwag pong mawawala yon. Hindi ko na pinakita guys yung pagpapalit natin ng bearing na nabasag. Kasi madali naman yung palitan. Hindi nyo na kailangan ipawilding yon. Ang mahalaga lang dito guys, nakita nyo yung makina ng Bajaj 125. At may matututunan po kayo dito. At yan po guys yung lihim po ng Bajaj 125. Yan po yung mga tornilyo niya. Dito sa pinakagitna ay may lihim na tornilyo para mapaghiwala itong crankcase. At yan guys, yan yung pinalta nating bearing. At unahin nyo dito ay black. Kakabit nyo muna dito ang black bago tayo dito sa center. Kailangan lagi ding nakatap. Ito po yung pinaka timing natin guys. Kailangan lagi nakatap yung ating piston.
saka nyo po ilagay ang timing chain. Ilagay po natin yung roller guide ng tensioner. Ito po yung tinatamaan ng tensioner na roller guide. Meron siya ditong Allen bolt. Ang size po ng Allen bolt. Allen bolt niya ay 5. Saka nyo ilagay sa right side ang guide. Meron naman itong pinaka-stopper. Siyempre, dowel pin. Lagay nyo yung dalawang dowel pin. Saka nyo ilagay ang gasket. Pag nilagay nyo na ang gasket, ilagay nyo na yung cylinder head. Saka nyo ilagay ang mga bolt ng stud. At meron tong dalawang tornilyo ni 8mm. Yan guys, ang pinaka-top natin. Yan guys, kailangan po yung pinakaguhit niya ay pantay. Yan guys. At meron pong marker sa taas. Bago natin ito apitan guys, ilagay nyo muna yung tensioner. At saka nyo paurungin ang tensioner bago nyo hapitan ang bolt. Saka nyo timplahin ang bagting ng timing chain. Huwag nyo itong kakabagtingin kasi pag ito ay mabagting, huhuni ang timing chain. At saka nyo hapitan ang ating timing sprocket. Sunod natin dito guys ay bushing. Bushing ng centrifugal. At meron ditong kunya na parallel. Ito po ay kakaibang kunya. At sunod natin dito ay pinion gear. And next, washer. Saka nyo ilagay ang nut. Ang size ng nut ay 19 socket. Ang sunod naman natin dito ay stopper ng ating kambyo. Stopper drum shift. Ito po yung stopper ng drum shift. Ibig sabihin po nun, ito po yung naglilipat para pumunta sa primera, segunda, tresera, kwarta, quinta. Saka nyo po ilagay ang Allen bolt. Hindi naman po kayo magkakamali kasi may guide to guys. Kahit to kalasin nyo ng kalasin, may guide to. Hindi to magkakabaligtad. Siyempre, bago nyo ilagay itong spindle, ilagay muna natin ang shafting ng kambyo or clutch lever. Saka nyo ilagay ang spindle.
Unahin nyo ang spring ng spindle. At saka nyo ilagay ang washer sa ilalim. Pag nailagay na ang washer sa spindle sa ilalim, ilagay ang bolt. Itaas ang spindle. At saka nyo hapitan ang bagya. Pag nahapitan na ito ng bagya, ibaba ang spindle at saka nyo hapitan ito. Yan, guys. Kailangan nalaro, guys, yung spindle. And sunod naman natin dito, guys, ay oil pump. May guide din siya doon sa loob ng oil pump. Papasok to ng kanya pag tumama sa guide. Yan, guys, tumama na. And sunod natin dito, guys. Alin ba dito, guys, ang ikakabit nating washer? Siyempre, guys, yung makapal. Yung makapal na washer ang nasa ilalim ng clutch housing. At saka busing. Bago natin ilagay ang clutch housing, guys, dahil kalas na rin naman, unahin muna natin dito ang kicker. At may washer siya sa kicker. Manipis po yung washer niya sa dulo ng kicker, guys. Ipasok nyo lang ito. At ikawit nyo muna yung spring ng bagya. Hawakan nyo yung pagkakawit dun sa spring. At huwag nyo isasagad muna yung gear. Iangat ito ng bagya. At saka nyo paikutin ito ng pakaliwa. Pag tumama na siya dun sa pinaka-stopper, okay na po yun. Testingin nyo kung bumabalik. At may washer din siya dun sa dulo ng kicker. At sunod po natin dito ay clutch housing. At ito po yung washer ng clutch housing, guys. Manipis po ito. Saka natin isunod ang clutch hub. Paikut-ikutin nyo lang ito at tatama ito. Lagay nyo ang mga spring. At may washer din itong dalawa sa clutch housing. At sa nga pala, guys, ang paikpit po nito ay pakalas. Pakaliwa po yung ikot niya. Kung sarilo po, baligtad. Baligtad ang ikot. Yun po yung paikpit. Kung sarili po natin ay pakanan ng ikot, siya po ay pakaliwa. Yun po yung higpit nito. Natandaan nyo, guys, ang pahigpit po nito ay pakalas. At ang pahapit po nito ay pahigpit. Saan nyo po ilagay ang cover? At meron siyang clutch bearing. Siyempre, guys, meron pa ditong isa. Ito yung pinaka oil pump ng ating sigunyal. Nakatuon to sa crankcase at may guide din to. Nalaro ito, guys. Bumubomba siya galing sa oil pump at papunta sa sigunyal. Siyempre, guys, yung ating lever ng clutch ay may toser. Unahin nyo yung starter gear na maliit.
at saka yung sunod yung malaki. At ilagay ang stopper. Pag nakalagay na yung kunya, ilagay ang magneto. At may washer din tong isa. Tang guys, yun yung ating kinalas na Baja 125. At ikakabit na po natin to sa body. Yan guys, nakakabit na lahat. At paandarin naman natin to ngayon. At titingnan natin guys, bago tayo magkabit, titingnan nyo kung nabumba ang langis. At yan guys, nabumba na yung langis natin. At sure tayo na hindi barado ang bumba ng langis. At hanggang dito na lang tayo guys. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana may natutunan kayo dito sa akin tutorial. God bless po.